Binatikos ang chairman ng National Youth Commission dahil sa isang billboard niya sa Pasig City. Mas malaki pa raw kasi ang mukha niya sa billboard kaysa sa mga paalalang pag-iingat sa COVID-19. Pinatanggal na yan ang NYC chair, pero meron siyang paliwanag. Nakatutok si Maki Pulido. Tungkol sa COVID-19 prevention ang billboard na ito sa Pasig City. Pero ang agad mong mapapansin, mas malaki pa rito ang mukha ng chairman ng National Youth Commission na si Undersecretary Ryan Enriquez. Napunatuloy ito ng mga netizen at ng grupong Akbayan Youth. Kakabababa ng kaso ng COVID yung mukha niya. As public officials, syempre nandoon tayo dapat sa level na self-regulate tayo when it comes to promoting ourselves. Depensa naman, Enriquez, meron daw kasing nagpapanggap na chairman ng NYC na nangunguha pa umano ng pera sa mga ahensya ng gobyerno. Kaya mabuti raw na makita ang mukha niya bilang ang totoong NYC chairman. Eh, sabi ko nga sa artista noon, sige, ayaw mo ng malaki mo pa, pati alam nila na kayo. Na ako po ang chairman ng NYC. So, siguro po, nasobrahan po sa laki. Masyado nang malaki po yung ating mukha. So, aminado lang po tayo. Sa Batikos naman ng ilang netizen na nasayang lang daw ang nawaldas sa kaban ng bayan, sagot ni Enriquez. Wala pong kontrol ng gobyerno yung ginastos po dyan. Ito po ay pagmamayari po ng aming pamilya. Ang hirap paniwalaan kasi in the past few weeks nakita po natin na merong COA report, Commission's Audit Report, na nasabi doon na parang nag-overspend daw yung National Youth Commission. Sa mga tumatawag naman sa kanya na EPAL. Diretsa na po tayo. EPAL na raw po kayo, EPAL. Kung EPAL po ang aking pakay, sana po matagal ko na pong ginawa. Kasunod ng viral post, bumuhos din online ang hashtag na Enriquez Resign. Pero nanindigan ang NYC chairman. Kasi sabi ko, ba't po ako mag-resign? Kawawa po yung susunod at chairman ng NYC. Sa huli, pinatanggal na kahapon ni Enriquez ang naturang billboard sa Pasig. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.